Nestor, ano ang findings ng PCG sa kanilang pag-iikot? Sa ngayon nga ay may mga nakita na minimal lang, parte lang doon sa Limay Bataan, doon sa mismong zero areas, doon saan nga doon mismo sa ground zero, kung saan doon nang meron silang nakita. Pero particular sa mga iba't ibang karating na probinsya ay wala naman silang nakita. Ito ang dalawang araw na isinasagawang aerial survey ng Philippine Coast Guard sa mga katabing probinsya ng Limay Bataan, ang mga lugar kung saan lumubog ang oil tanker ng MT Terra Nova. Dalawang oras na nag-ikot ang mga kawani ng PCG sa mga probinsya ng Bulacan, Metro Manila at Pampanga. Ayon sa PCG, wala silang nakitang oil spill sa mga probinsya ng kanilang naikutan, maliban sa minimal na oil sheen sa mga lugar na malapit sa ground zero na pinaglubugan ng MT Terra Nova. Nilinaw din ng ahensya na maayos at malinis ang tubig sa dagat. Wala rin anilang dapat na ikapangamba ang publiko dahil kontrolado anila ng PCG at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang sitwasyon. From Manila going north, going to Bulacan, Pampanga River, dinaanan namin, then puntang Bataan. Then we went to the ground zero. Doon sa ground zero itself, wala. Wala kaming nakitang oil sheen or oil slick. Everything is under control. Walang mga bagong slicks na nakita. Lahat ng dagat sa paligid ay malinis. So yung hagonoy tiningnan din namin, wala yung umiikot na post ng isang grupo. Wala kaming makitang ganun. Malinis yung hagonoy. Samantala, bukod sa aerial survey, pumalaot rin ang PCG sa lugar malapit sa pinaglubugan ng oil tanker. Kasama ang ilang miyembro ng media ay nagtungo ang PCG malapit sa ground zero kung saan lumubog ang MT Terra Nova mula sa nasa 300 meters na layo mula sa pinaglubugan ng oil tanker. Minimal ang oil sheen na nakita ng PCG. Sinama po ating mga kasamahan sa media para po makita nila ang extent nung current situation na nangyayari po ngayon sa ground zero, no? Nag-conduct din po tayo ng sea surface survey para ma-check po yung ating mga coastal areas in the province of Bataan. So kasama po natin sila, nag-ikot, lumapit po tayo dun sa ground zero ng 700 meters up to 500 meters up to 300 meters. Ang ating pong nakita doon, very minimal po yung oil sheen na nandun sa ground zero. Even at the distance of 700 meters up to 500 meters, unnoticeable po yung oil sheen. Nakakita lang po kami ng manipis na oil sheen sa area po ng 300 meters. Gamit ang UNTV drone ay sinubukan naming tingnan ang paligid sa karagatan sa Bataan. Ngunit sa aming kinaroroonan ay wala kaming nakitang anumang oil spill. Samantala, sa pag-sinagawa rin kanina is nasa 99 yung mga na-sealed o na-bolt o itong ginawa nilang pagtatakip dun sa mga ilang kailangan selyohan ng mga oil motor tanker. Pero sa ngayon ay nasa 1924 dapat yung kailangan na i-sealed at i-bolt at takpan. Pero lima pa yung lima pa yung kailangan. Pero ay sa PCG ngayong gabi ay gagawin nila itong maayos at matakpan. At kung sakasakali ay bukas ay maaari na nilang gawin yung siphoning o paghigop ng mga langis doon sa mismong Terra Nova o MT Terra Nova na lumubog nga ng oil tanker sa Limay Bataan. Sir, diyan kasi sa Bataan, maraming munisipalidad, no, na ang pangunahin pamumuhay ay pangingisda. Kumusta naman ang kabuhayan ng mga nakapaligid diyan sa Limay? Naapektuhan ba sila? Nagkaroon ba ng restriction sa kanilang pangingisda? Tama ka, yung mga mangingisda sa Limay Bataan ay naapektuhan din yung kanilang paghahanap buhay, lalo na yung malapit doon sa area.
na kung saan nga ay hindi sila makapag-misda na at na hinto sila dahil dito sa nangyaring pagtagas ng mga langis. Pero pati yung mga dati ay maraming mga tricycle na mga bumabiyahe para humangon ng mga isda doon mismo sa baybaying dagat sa Limay papunta doon sa palengke ay ngayon ay nangunti o nabawasan yung mga na tinitindang isda doon sa mga palengke. Oo. So papaano ngayon natutustusan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na store kung hindi sila nakakapangisda? Sa ngayon, karamihan ng ibang mga maingisda na apektado ay nag-iisip na lang ng ibang mga alternatibong hanap buhay kagaya ng pagkoconstruction. O yung iba naman ay kinukumpunin na lang nila yung kanilang mga bangka para iayos at sakaling payagan na rin sila na pumalaot nga at makapangisda ay maaari na rin silang bumalik sa kanilang paghahanap buhay. Alright, maraming salamat na Sir Torres, live na nag-uulat mula sa Bataan.